ang painting, hindi na lang pinagmamasdan, kundi pwede na rin daw kainin. Painting na cookies. Isang 28-year-old freelance graphic designer and former BPO agent ang nagsimula ng sarili negosyo mula sa wala. From self-taught baker to growing entrepreneur, sino ka, John? Hindi talaga ako nagbe-bake, di pa marunong magluto. Tapos nakita ko lang sa Facebook, may nagde-decorate ng cookies. Tapos sabi ko lang, parang kaya ko to kasi nga I'm into arts po. Yun nga lang, in order for me to decorate the cookies, kailangan ko mag-bake ng mismong canvas, which is yung cookie. Pinanindigan ni May ang kasabihan kung gusto may paraan dahil wala mang background sa baking, ginaga niya manood ng tutorials online. At noong June 2020, officially, nagbukas na ang The Cookie Palette PH. Pagkabukas nila hanggang sa buwan ng Disyembre, tuloy-tuloy na raw ang pasok ng orders kay May. Eventually, give up ko po yung office job ko that time para makapag-focus dun sa dalawang jobs na related sa art. Kasi, kumbaga, nandun na yung moment na yun na yung work na gusto kong gawin. Tama nga kaya ang sugal ni May? Malalaman natin yan! Patikim naman kami ng cookies mo, May! Hello mga mamshi! Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng sugar cookies. First step, paghaluin po natin ang butter at powdered sugar. Paghaluin natin ang mixture ng butter at powdered sugar sa egg and vanilla. Ihalo na ng paunti-unti ang all-purpose flour hanggang sa ito ay maging dough. Paghaluin ang lahat ng ingredients hanggang ang dough ay hindi na dumidikit sa mixer. Let it rest for 5 to 15 minutes. Pagkalipas ng 15 minutes, pwede nang kunin ang dough at kunin ang preferred na cookie cutter at pwede nang isalang sa oven. Hayaang mabake ang cookie dough for 8 minutes for 210 degrees Celsius. Huwag muna ito hanguin mula sa oven at let it cool down for 5 to 10 minutes. At kapag malamig na, it's decorating time! Ilabas na ang colorful icings at pigain ang creative juices sa pag-design ng cookies. Habang busy ka dyan, May, siyempre gagawa din kami dito para hindi kami mainggit sa iyo. Tingnan natin kung paano natin gagawin itong ating pag-design. Star, heart, at ito mga icing. Meron tayong pink, yellow, green, blue, white, and ito nakakain din. Parang perdible ito ah. Mamshi, make a cookie that best describes your mood right now. You have 1 minute to do it. Akala ko naman maghapon to. 1 minute lang! Game! Ano ba? Ang hirap naman na ito. Best describe your mood now! Taraan! Oh, ano tawag dyan? Nakasmile! Ano pang mood ang gusto nyo? Tumatagal daw ng isang buwan kung nakaref ang cookies at isang linggo naman kung nakalagay sa airtight container at room temperature. Naibibenta ni May ng 60 pesos pataas ang isang piraso ng decorated sugar cookie. Depende raw kung gaano komplikado ang design, mayroon din siyang minimum of 30 pieces para sulit naman daw ang effort ni May sa pag-bake. Hi, Ma'am Chi Susan! Ito po ang decorated cookies from the Cookie Palette PH para sa inyo. Hope you like it! Thank you, May! Ay, ang ganda! Sa unang tingin, aakalain mo na siya ay pang Christmas decor. Baka tikman natin si Santa Claus. Sabi yung naman si Santa, pipingasin ko yung kanyang ano, hat. Ay, Santa, I'm sorry! Harap. Nahihiya ako yung Santa. Pag napanood niya ito, paano ako? Mula noong 2020, isa na ang cookie business na naging hanap buhay ni May kasabay ng pagiging virtual assistant at pagtanggap ng commissioned artworks. Kaya tuwing dumadagsa ang orders, struggle is real daw sa kanya na pagsabayin ang trabaho at negosyo. For example po, ang call time is 2 PM. Minsan magre-request kung pwede po bang around 3 or 4. Ang pagiging palaban ni May sa buhay, bunga raw ng kanyang mga napagdaanan noong bata pa lang siya. Nung namatay po si Papa, grade 5 lang po ako nun, so 11 years old. Downfall po talaga kasi di namin alam saan kami kukuha ng pambayad ng rent. Kaya po nangyari nun, bumalik po kami sa squatters area kasi dun po nakatira yung parents ng mama ko, dun po kami tumira. Nung time na po yun, ang trabaho lang po ni mama is yung nagmamanicure.
Kaso lang po, hindi po siya pwedeng magtrabaho ng sobra kasi may TB po siya. Bilang panganay sa apat na magkakapatid, si May daw ang pinaka nakaramdam ng hirap. May exam kami sa school, college na po ako noon. Kaso po nung parang palis na ako ng school, naririnig ko yung mama ko na kausap po yung kapatid ko kasi gustong pumasok nung kapatid ko nang hingin ng baon. Kaso ang sabi ng mama ko, kay ate mo lang to pamasahin niya pa school. Tapos that time po, parang yun po yung parang tumusok sa heart ko na kailangan ano, tumulong na ako that time. Kaya yun po, nag-stop ako mag-school. Sa edad na 18 years old, nagtrabaho siya bilang crew sa isang fast food chain hanggang sa naging marketing specialist sa isang pribadong kumpanya. Pero dahil provincial rate ang kinikita, hindi ito naging sapat kaya nakipagsapalaran siya sa Maynila. Nagtrabaho siya sa isang BPO company o call center habang tumatanggap ng commissioned works para may extra siyang racket. Nagpipaint po ako sa mga bayong na bag, sa mga shoes, nagmumural din po ako sa restaurant, anything related po sa art. So kahit po maliit yung talent fee na binibigay nila, kinukuha ko pa rin. Tuloy-tuloy daw ang pasok ng grasya para kay May. Hanggang isang araw, nakatanggap siya ng isang di magandang balita tungkol sa kanyang ina. Bali po yung sakit niya kasi na yun, pangalawang beses na po yun bumalik. So, pabalik-balik po kami sa ospital. Tapos, may one time po. Pagbalik ko po, hindi na po siya nagsasalita. Parang sabi ko, man, dito na ako. Tapos, may dala po akong ano nun, parang pasalubong. Kaso, wala na po siya. Hindi na po siya nagsasalita. Mula 2017, naiwan na sa pangangalaga ni May ang kanyang tatlong nakababatang kapatid. Ang isa ay may sarili ng pamilya habang ang dalawa naman ay pareho na sa grade 11 at pinag-aaral niya. Yeah, ikot mo lang. At para may katuwang minsan sa negosyo, tinuturuan na rin niya mag-bake ang isang nakababatang kapatid. Malaking thank you po kay ate kasi simula po nung nawala si mama, siya na po yung tumayong parang magulang sa amin, lahat ng pangangailangan namin, siya po yung nagpupuna. Siguro po masaya po yung mama ko, pati po yung papa ko. Kasi siguro po lalo na yung mama ko kasi bago po siya mamatay, yun po yung sinabi niya. O kung pabayaan yung mga kapatid ko. And I think nagagawa ko naman po yun. Kahit na busy sa trabaho at negosyo, ang isinantaming pangarap na makapag-aral, pinanghahawakan pa rin ni May. Kung wala na po ang pag-aralin na iba ng mga kapatid ko, gusto po mag-fine arts or architecture. Kahit lang para sa pamilya. Ang sideline na nagsimula sa wala, kumikita na ngayon ng 20 hanggang 30,000 pesos monthly. Siguro ang pinakamalaki na investment, naman sabi ko yung sa insurance po. So if ever mawala man po ako, mayroong maiiwan sa mga kapatid ko. Tapos yun po yung gadgets, may mga PC na po ako. Dati nang hiram lang ako sa boyfriend ko. Ngayon po, ongoing po yung pagpapayos ng terrace namin. Kumbaga, basta may extra po ako, nilalaan ko po sa bahay. Ang payo naman ni May sa mga gustong pasukin ng pagninegosyo. Marami naman pong resources ngayon. Pwede po sila mag-check sa YouTube, sa iba't ibang platforms, o kaya po mga kinig ng mga webinars. So, siguro po kung gusto talaga may paraan. Ang mga naging karanasan sa nakaraan, gawing inspirasyon sa kasalukuyan. Tandaan, walang imposible para sa taong masipag at madiskarte.